Ano? Ano yan? Ano sabi mo? Ito bro, may naririnig kami ni Pao na may sumipol dyan banda. Ganun ba? Oo. Ngayon lang? Oo, may ibon. Oh, yun, yun. Hala, napakalaki ibon yun. Laki. Ganina bro, kanina pa lang bro. Pangatlong bisis na siguro yun. Sumipol? Oo. Aba, huwag kayong lumayo sa akin ha, pakiusap lang. Bro ha, ingat kayo. Sige bro. Hinanap ko yung ano sinasabi ng tanong dito na meron daw nag-iisang bahay. Saan kaya banda yun? Tara, explore natin. Basta huwag kayong lumayo sa akin. Hey, what's up tol? Yan po. Alpago si Ron po. Nagbabalik. So tol, ito na po yung ano, matagal yun na pong inaabangan na mag part 3 kami ngayon. Dito kung saan naninirahan at naglulungga yung babaeng aswang na aking binanatan. So tol, kung mapapansin nyo po, ngayon ay medyo maliwanag at nandito pa rin po tayo ngayon sa isang sagingan. So ngayon po kasi ay full moon na po. No? So perfect timing tayo ngayon. Then gusto ko po sana na makumusta. At sabi nga pala ng ano, nung humarang sa amin dito na mga barangay tanod po na meron na pong nag-iisang bahay dito na din nila mawari kung ano yung nakatira, kasi isang napakagandang babae at meron din pong isang matandang babae na parang katsila. So tol, nandito po kami ngayon, bumalik po kami at syempre po di po ako ngayon nag-iisa, kasama pa rin po natin ngayon Kuya Bud's Ghost Adventures. So hello, what's up guys, it's me na naman po again, no? Kuya Bud's Ghost Adventure. So ito na nga yung mga request nyo na balikan namin yung area na kung saan po ay nahimatay po kaming dalawa sa pag-atake ng babaeng aswang. So yun lang po, no, sa lahat ng solid na supporters dyan ni Alpago 01. Please supportan nyo rin po ang YouTube channel ko, Kuya Bud's Ghost Adventure. Yun lang po at magandang gabi. At syempre po yung pinakamalakas at pinaka-heartthrob ng Santo Tomas, Pao Adventure. Ay, hello mga idol, no? It's me again, Pao Adventure. Sa mga solid alpanatis dyan, sana supportan nyo ang aking channel, no? Pag-subscribe at hitin mo dyan bell para update ko sa mga video. At yun na po mga idol, no? Samahan nyo kaming uli explore ang lugar nito mga idol. Yan po kasi po mga idol. So, wala pa nang nangyari. Parang umiiyak na si Pao tol. So, wag po kayo mag-alala. Gagawin po ang lahat. Madipinsaan lang po yung mga kasama ko. So, wag na po natin patagalin pa tol. Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ng mga elemento. Ito na nga po tol. Yan. Diba? Sobrang believe ko po talaga sa dalawang yan tol ha. Kasi hinasa ko po sila ng gusto at hindi po sila umaayaw. Kahit po na anong mangyari ay handa po sila talaga. Kasi po sabi ko nga po sa kanila na kahit mabigo ka sa una o pangalawa, huwag kang umayaw. Kasi hindi ka matututo kung hindi mo mapagdaanan yung kabiguan. Bago ka maging matatag, ay meron ka munang dadaan ng mga masasakit. So ganyan po ako dati tol. Kaya nahasa ako kasi nga po, hindi po ako umayaw. Tulad po ng kanta, ang umaayaw ay di magwawagi. Yan. So gusto ko lang po ipakita po sa inyo kung saan po banda na inatake po si Pao. Yan po si Pao Adventure tol. Yan. Bilib na bilib po ako sa kanila kasi ayaw umaayaw. Dito po, kung hindi po ako nagkakamali, ay dito po talaga si Pao, no? At yung pinagtataka ko lang ay si Kuya Buds, bakit napunta dito? Itong location na ito. Eh dito lang naman yung daanan. So walang iba, silang dinaanan talaga. Tapos dito na kami nagdigmaan, tol. Saan ba yung banda? Ikaw, saan ka banda nung ano? Di ba dito ba? Tama ba yon? Dito yung banda. Ang kabit.
lakas ng ano bro, doon ako na ano bro. Hindi, yung gusto kong itanong sa iyo, diba, doon yung daanan, bakit doon ka napunta dito? Ang layo-layo mo. Ano bro, pag atake niya sa akin bro, ano talaga bro, parang diretso niya akong dito sa ano, dibdib ko talaga siya ano, pupunta. Tapos bakit ang daming sugat ng likod mo? Dito sa ano, na ano ko bro, na hila niya ako. Ay, hinila balak ka? Balak na siguro akong dalhin sa ano, masukal na lugar. Kaya, so yan nga, nirisbakan ako buti, ni Pau. Buti na lang kasi na medyo si malayo ako sa iyo noon. Oo. Eh. Buti na lang at dito ka talaga tumakbo. Buti na lang, mas malapit si Pau sa iyo. Kaya nga. Buti at na ano, ang bilis ni Pau makarescue. Kaso nga lang, hindi napalaga ni Pau. Kasi ang bilis bro eh. Diba? Sobrang bilis, diba? Bilis bro. Okay, si yan. Hindi ako ka, ganun, naka... Ito tol. Ah, oh, nakarating kami dito, nagbakbakan kami. Ah, oh, hindi ko to malilimutan talaga ang location na ito. Oh, oy. Ala? Oh, oo naman. Aba. Abay, lintik na to? Oh. Baka gusto siguro magpaano? Okay, so dito tol, itong location na po na ito, dito talaga, ay dito po kami nagbakbakan, tapos umabot po kami dito. Ito. Ang sabi ng ano tol, actually tol ay, nung paglabas namin talaga ditong tatlo ni Pau, Nakita po yung dalawang kasama ko, si Kuya Basgus Adventure at si Pau Adventure, ay namumutla at pawis na pawis. So hinarang po kami ng mga barangay tanod noon. Ito ha. At meron pong isang babae na nakayuko lang, ayaw makatingin sa mata ko. So ang binabantayan ko po tol, yung isang lalaking humarang po sa amin. Sabi pa nga sa amin nga, napakasakit ng ginawa ko. Sabi ko, wala naman akong ginawa. Nagsorbi lang kami ng location ng pinsan ko. Pero ang pinagtataka ko ay bakit alam na alam niya yung masakit. Ay talagang napakasakit yung ginawa ko sa aswang tol. So yan, hindi pa po yan yung mas malupit. Ang mas malupit tol, meron kami nakausap na isang barangay tanod, napakabait. Di ko na lang muna po i-mention yung ano, yung pangalan niya. Ang sabi niya ganito, dito daw po sa location na ito ay meron po noong 2009 ay meron pong mga adayo dito na nakatira. Pito daw lahat sila pero isang pamilya lang, pero dalawa yung bahay. Dito daw po talaga nakatira. At mula nun, meron daw isang buntis dito na pinatay nila. Yan, di ko na po papangalanan pero nakuha ko na po yung pangalan. Meron daw po talagang isang bahay na hanggang ngayon ay nakatira dito. So yun yung pinapahanap sa akin tol, at yun yung pinupuntirya ko ngayon. Kung nasaan banda yung bahay, basta dito daw banda. At yun yung hahanapin ko, yung bahay ng babaeng aswang. So ang sabi po nila tol, ang nakatira daw po dito ay parang Amerikana. Napakagandang babae at meron daw pong isang lalaki na medyo matanda na parang katsila. So, hindi po ako pwedeng mag-judge. Kasi nga po, hindi pa po ako nakapunta sa bahay nila. At yun nga yung sabi-sabi nila na ang pagdududa ng mga tao dito ay sila yung mga mangkukulam. So, di ba? Yun talaga yung ano, napakasakit sa isip at puso ko. Alam niyo ba yung ano, yung mga kalaban ko tol, yung mangkukulam na ano, ano tawag dito, yung sumasalo o tumatanggap lang ng pera kahit yung binabanatan o sinisira nila o pinapatay nila ay hindi naman mga masasamang tao. Yun yung ayaw ko po talaga.
yun yung tipong ibinibinta lang sa'yo, porkit pera po yung pinag-uusapan, ay tinatanggap mo kaagad. Yun yung ayaw ko, tol. Kapag once po talaga na matagpuan ko yung bahay nila, tol, batinding digmaan po yung mangyayari. So yan, tol, medyo mahaba-haba na po yung paliwanag ko po sa inyo. So yan, tara, explore na po tayo. Okay? Okay. Dito, kung natatandaan niyo po, umabot po kami hanggang tubig, tol. Ang hanapin natin ngayon, tol, ay yung bahay doon. Oh, uy! Para may nambabato. Para may nambabato. O ba? Ano yan? Ha? Ano yan? Napunta natin si Kuya Buds. Ano? Ano? Ano yan? Ano sabi mo? Ito bro, may naririnig kami ni Pao na may sumipol dyan banda. Ganun ba? Oo. Ngayon lang? Oo, may ibon. Oh, yun. Hala, napakalaki ibon yun. Laki. Kanina pa lang bro. Pangatlong bisis na siguro yun. Sumipol? Oo. Aba, huwag kayong lumayo sa akin ha, pakiusap lang. Bro ha, ingat kayo. Sige bro. Hinanap ko yung ano sinasabi ng tanong dito na meron daw nag-iisang bahay. Saan kaya banda yun? Tara, explore natin. Basta huwag kayong lumayo sa akin. Huwag kayong umakyat doon ha. Basta dito lang tayo ha. Huwag na. Mamaya na pag ano natin. Sabay ako sa inyo. Hanapin ko lang yung bahay. Diyan tayo galing kasi eh. Oh, hala. Meron nga, diba? So, ingat kayo. Gusto kong hanapin yung sinasabing bahay na dito. Kasi nga po, tol, kaninang hapon lang, pagkagaling ko po talaga sa Davao, pinuntahan ko po ito mag-isa, pero ang sama ng mga tingin ng mga tao doon sa baba. So yan, di ko na po tinuloy kasi alam ko po talaga na sa pag-iisip po nila na parang sinasabi nila sa pag-iisip kasi nakakabasa ako ng mga pag-iisip ng ibang tao. Wala naman akong gagawin dito at hindi ako taga rito. So yan, parang na-aware sila kaya nga sabi, palusot ko lang sa kanila kanina na saan yung bukid na pupuntahan ko sana. Pero hindi. Gusto ko lang makuha yung atensyon po nila. Kasi kung papasukin ko to bigla kanina, sigurado magtataka po sila. So ngayong gabi, ay binalikan po namin ito kasi mayroon naman po akong anaisip na bagong rason kung paano ako makakabalik dito. So yan, ang daming nagtatanong ano na ginagawa ko dito, pero yun nga lang yung sabi ko na naghahanap po ako ng mga mutya. At mayroon po kaming lupa ng pinsan ko dito. So, ang purpose ko po talaga ngayon, perfect timing kasi nga po, kabilugan ng buwan, yan, ay hanapin po yung sinasabi nilang nag-isang bahay dito na napakagandang babae na nakatira at mayroong isang lalaki na matanda na parang katsila. So, yan tol, yun yung hanapin natin. So, tara, tuloy tayo. Ingat kayo bro ha. So tol, pipilitin ko po talaga na makapag-de-explore ako dito. Maghahanap po na ako ng matinding rason na para makapasok ako dito. So yan, kung napapansin niyo po, mayroong mga butas tol. At mayroong lakad ng kabayo. Yan o. Wala namang kabayo dito. Diba? O diba? Yan o. Napakalaking apak ng paa. Yan o, di ba? Sino naman yung aapak dyan? Di ba? Walang pumupunta dito kasi nga hunted ito. Oh my God. Uy, huwag kayo, medyo malayo na kayo sa akin. Lapit kayo.
Bro, lapit kayo bro. Huwag kayo magkumpiyansa kasi. Yan po tol, mayroon po akong good news po sa inyo. Na yun po yung sinasabi po ninyo na... Oh, wala. Gusto kong tumawid sana doon tol. Kaso nga lang, medyo malalim to tol. Naghahanap ako ng daanan. Bro, tingnan mo yun, parang buhaya. Hala. Hala, grabe naman yan. Oh. Hinahanap po yung daanan tol. Gusto kong makatawid doon tol. Gusto kong tumawid doon talaga. Yun ang may mga laking, malalaking puno. Yan. Pero ang problema, paano ako makatawid dito? May mga apak ng mga ano dito. Kita mo yun? Kita mo yun bro? Bro, parang white lady bro. Hala, white lady nga talaga. Hala, hindi maabot ng camera ko tol. Oh my God. You know, ang flashlight ko pala. You know, medyo mahina. Abot mo sa inyo. White lady. White lady, oh. Yun. White lady nga. Raka. Hala, grabe to. Hala. Ano bro, ano, tawirin natin bro? Paano tayo makakatawid dyan? Kanina pa ako naghahanap ng ano eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo, parang buhaya. Yun, yun, yun. Yun, parang buhaya. Ayun, yun. Bro, ingat kayo dyan ha. Mas mabuti ang ginagawa ninyo na mas malapit kayo sa akin. Huwag lang lalayo para di tayo mapapahamak. Yan nga tol. Hindi, mahihirapan ako dito kasi ang laki ng bukirin niya ito. Yan o, parang lugar ng mga diwata. Yan o. Mahihirapan ako nito paghanap ng bahay. Oh, hala! Meron na palang bahay ng aso nito tol. Confirm na po talaga. Oh, hala! Hala! Yan! Patay na. Hala. Hala. Ingat kayo. Likod, bro. Eyes to the board kayo. Sabi, kung nairinig nyo yung tubig tol, magtataka kayo. Oh, ito. Ito yung pagtatakahan nyo. Ito ha. Oh! Wow! Hala? Oho? Uh-huh. May tumatawa bro. Kaya nga. Sige nga, subukan mo nga. Huwag lang kayo magkakamali talaga. Ingat kayo ha. Bro, makinig kayo bro. Bro. Pao, makinig ka pao. Habang nagbablog ka, huwag kang maingay. Huwag kang magsasalita. Bro, bro. Bro, halika nga dito. Habang nag-flashlight ka, kayo, tayo, huwag kayong maingay, huwag kayong magsasalita. Pakinggan nyo, di ba may tumatawa, may nag-uusap. Bro, ano yan bro? Ha? Kaya nga, huwag na lang pasinin muna. Huwag na pasinin muna yan. Yan tol ha. Yan tol oh. Wala yan kanina eh. Wala yan kanina. Ingat kayo. Huwag mo na masinin, ha? Basta huwag kayong maingay. Ha? Suod kayo sa akin, suod kayo sa akin. Huwag na kayong ano. Huwag nyo nang ilawan. Tingnan nyo, pagbalik mamaya, wala na yan. Yan ha?
Bro, wala na kayo magsalita nga kasi. May napapansin ako tol. Parang tatlo na sila. Tatlo na sila. Umahalap ang jeep bro. La. Bro, talasan niyo yung mga mata niyo bro ha. Pag ginarap niyo yung kamera sa inyo, huwag kayong tumingin sa ilaw para di kayo nasisilaw ha. Kasi ang likod natin yung importante. Tara na. Bro, mag-iingat bro. Yan tulo, kabilugan ng buwan ngayon. Yung bahay yung hinahanap ko. Yung bahay yung punterya ko dito. Ha? Baka andun dun sa kabila. Piling ko nga andun talaga. Ang problema lang. Yung mga ano. Di tayo magkatawid ngayon dito. Kasi ang lalim dyan. Malalaking puno ng kahoy. Andyan nga daw. Basta dito daw banda. Hala. Di tayo magkatawid. Hindi. Ang lalim niya no. Kasi pag malakas ang ulan. Tumataas din yung ano. Tubig. Okay, ganito na lang. Ay, sudabard tayo. Parang tao na yung kalaban natin eh. Huwag lang tayong subukan talaga. Magkakamatayan tayo dito. Bro. Ganito na lang. Exit muna tayo ha. Kasi parang nakita nila ako kaninang umaga eh. Kasi kanina umaga galing ako ng Davao. Gusto ko sana puntaan ito. I-vlog ko kaninang umaga lang challenge. Kaso nga lang, ang sasama ng mga taong tingin sa akin kanina dun sa baba. So kaya hindi na ako tumuloy. So yan tula. Ito lang. Pipilitin ko po talaga na makarating bukas dito. O either kasama ko si Kuya Bads o si... Oh! Uy! Hala! Yan nga yung sabi ko nga, diba? Ha? Parang talagang may nagmamasin sa atin bro. Di, patayin natin tong kamera para... May biglang parang may ano dyan bro. Nakita ko talaga bro. Nakaitim. Patayin natin itong camera para makapaghanda tayo. Kasi mahirap kasi pag kung tao talaga yan bro. Hindi tayo makakalaban kapag may hawak tayong camera. Ala nga naman ipukpuko itong camera. Ang mahal ito. Sige na. Tol, okay tol na. Ganito lang. Pipilitin ko po talaga bukas. Kaming tatlo. Oh, wala. Ay, lintik. Aba. So yan tol, lagi niyo pong tandaan, mahal na mahal ko po kayo. See you in the next video, see you in the next shoutout. So, bukas na.